iba at nagkakatulad din ang mga bagay ayon sa kanilang laki, bigat, weight, tekstura, at matukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng bawat isa. Ang iyong mga pandama o senses ang tumutulong upang ang mga bagay na ito ay iyong mailarawan at higit na maunawaan. Upang lalo mong maunawaan kung ano ang matter, nais kong panoorin mo ang susunod na video presentation. Handa ka na ba? Magaling! Isang mapagpalang araw sa inyo, mga bata! Ako, ang inyong science angel, si Teacher Ethel! Gusto nyo bang maging munting scientist? Huwag kayong mag-alala! Gagabayan ko kayong mabuti sa isang amazing lesson for today! Bago tayo magsimula ngayong araw, siguraduhin hawak mo ang iyong self-learning module para sa isang aralin na hashtag so cool! Pagmasdan ang inyong paligid. Ano-ano ang mga bagay na inyong nakikita? Meron ba kayong upuan? Meron ba kayong tubig? Meron ba kayong kandila? Ano pa ang inyong nakikita sa loob ng inyong tahanan? Mga bata, ang lahat ng iyan at lahat ng bagay na iyong makikita sa iyong paligid ay tinatawag na matter.
ito man ay nasa lupa, tubig o langit, makikita at mararamdaman natin ang matter. Ang matter ay may iba't ibang uri, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Ngayong araw, aalamin natin kung ano-ano ang mga ito at kung ano ang mga katangian nito. Ano ang tawag dito? Nilalagay natin ito sa inumin para lumamig. Matigas ito at minsan ay iba't iba ang hugis o laki. Kapag kaunti o maliit, ito ay magaan. Pero kapag marami o malaki, ito ay mabigat. Kung ang sagot mo ay yellow o ice, at amazing! Ikaw ay tama! Ang yellow ay pasok sa unang uri ng matter, solid. Bakit? Para mas maunawa ang mabuti, narito pa ang isang halimbawa. Ano naman ang tawag dito? Ginagamit natin ito sa ating pag-aaral. Ito ay binabasa natin sapagkat ito ay naglalaman ng napakaraming kaalaman. Kung ang sagot mo ay aklat, ag-amazing! Ikaw ay tama! Tulad ng yelo, ang aklat ay isang solid sapagkat ito ay ating nakikita. Ito ay may kulay. May kulay berde, lila, kahel, dilaw at iba pa. Ito ay may tekstura. Matigas at makinis. Ito ay may timbang. Magaan. Ito ay may hugis. Hugis parihaba. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng matter. Ano ang tawag dito? Iniinom natin ito. Ginagamit natin ito sa ating pagligo. Ginagamit rin natin ito sa paglilinis ng ating pinagkainan. Kung ang sagot mo ay tubig, ag-amazing! Ikaw ay tama! Ang tubig ay kabilang sa ikalawang uri ng matter, liquid. Bago natin isa-isahin ang mga katangian ng liquid, narito pa ang isang bagay na ipapakita ko sa inyo. Ano ang tawag dito? Ito ay malapot. Matamis. Kulay dilaw. Nagmumula ito sa mga bubuyog. Kung ang sagot mo ay honey, ag-amazing! Ikaw ay tama! Ang tubig at honey ay mga halimbawa ng liquid. Ano-ano naman ang katangian ng liquid? Ang liquid ay walang sariling hugis. Ginagaya nito ang hugis ng kanyang paglalagyan. Ito ay kumukuha ng espasyo o lugar. Halimbawa, ang tubig na ito ay kahugis ng bote dahil nakalagay ito sa bote. Ngunit kapag inilipat ito sa baso, kahugis na rin ito ng baso. Handa na ba kayong malaman kung ano ang ikatlo at huling uri ng matter? Kumuha tayo ng paper bag. Masdan yung mabuti. Ang paper bag na ito ay aking hihipan. Nakita nyo ba? Nagkaroon ito ng laman sa loob. Ano kaya ang nasa loob nito? Tingnan natin. Hala, bakit ganon? Wala itong laman. Wala rin akong nakita. Pero ito ay aking naramdaman.
ano kaya ang nasa loob nito? Kung ang sagot mo ay hangin, ag-amazing! Ikaw ay tama! Ang hangin na iyon ay isang halimbawa ng ikatlong uri ng matter. Gas! Tulad ng hangin na nasa loob ng paper bag na ito. Ito ay karaniwang hindi nakikita, pero ito ay ating nararamdaman. Tandaan natin, ang matter ay may tatlong uri. Ito ay ang solid, liquid, at gas. Ag-amazing! Ang ating mundo ay napaliligiran ng matter. Lahat ng bagay na ating nahahawakan, nakikita o hindi nakikita, pero ating nararamdaman ay matter. Ang matter ay kumukuha ng espasyo o lugar. Ito ay may timbang at maaaring nasa iba't ibang anyo, hugis, kulay, laki, at tekstura. Pagmasdan natin ang mga bagay na nasa aking harapan. Ating suriin ang tasa. Ito ay matigas at makinis. Kapag ang isang bagay ay may sariling tekstura, iyan ang solid. Ang libro ay solid din. Ang lapis ay solid din. Ang sapatos ay solid din. Bakit sila solid? Ang mga ito ay solid dahil ito ay may sariling hugis, kulay, laki, at tekstura. Tingnan nyo ang halaman na ito. Napakaganda, hindi ba? Ang halaman na nasa paso ay mabigat. Ang dahon nito ay kulay berde. Ang paso nito ay matigas at magaspang. Ito ay solid. Masdan nyo ang lamesa. Ito ay kulay kayumanggi, matigas, mabigat, at makinis. Ito ay solid. Masdan nyo rin ang balabal. Ito ay kulay rosas, malambot, at magaan. Ito rin ay magaspang. Kaya ang balabal na ito ay solid. Oh no! Umuulan! Teka, kailangan kong kumuha ng timba. Gagamitin natin ito upang sahurin ang tubig ulan. Magiging kahugis ng tubig ulan ang hugis ng timba. Kaya ito ay liquid. Nakita natin ang katangian ng liquid. Ito ay may kakayahang kumuha ng espasyo o lugar. Wala itong sariling hugis. Ang hugis nito ay nakasalalay sa kanyang lalagyan. Suriin mo ngayon ang lobo. Ito ay aking hihipan. Oops! Paalala mga bata, ang labis na pag-ihip sa lobo ay nagdudulot ng pagputok nito. Maaari tayong masaktan, kaya mas mainam na tayo ay magpatulong sa ating mga magulang o nakatatandang kapatid para maiwasan ang anumang disgrasya. Bakit kaya ito lumaki? Nagkaroon ito ng laman sa loob. Ano kaya ang nasa loob ng lobo? Tingnan natin. Hala! Bakit ganon? Hindi natin nakita ang nasa loob. Pero ito ay ating nararamdaman.
Ulitin natin. Aking hihipan ang lobo. Napansin nyo? Lumaki ang lobo. Ano kaya ang nasa loob? Kung ang sagot mo ay hangin, amazing! Ikaw ay tama! Hangin ang nasa loob ng lobo. Ito ay lumaki dahil nilagyan natin ng hangin ang lobo. Ang hangin ay hindi nakikita, pero ating nararamdaman. Muli, ito ang ikatlong uri ng matter. Gas! Ngayon naman mga bata, masdan nyo ang bintilador na ito. Ito ay aking bubuksan. Hala! Bakit kaya gumalaw ang aking buhok? Itapat natin sa iba ang bintilador. Oops! Paalala mga bata, sa paggalaw ng bintilador, mainam na ito ay ating hawakan sa katawan upang maiwasan ang anumang disgrasya. O kaya, humingi tayo ng tulong sa nakatatanda. Ayan! Hindi na uli gumalaw ang aking buhok. Hangin din ang inilalabas ng bintilador. Hindi ito nakikita ng ating mga mata, pero ito ay ating nararamdaman. Gas! Ngayong alam nyo na ang tatlong uri ng matter, nais kong buksan ninyo sa pahina 5 para sa pagsasanay ang inyong self-learning module. Nais kong kumuha kayo ng lapis at sagutang papel. Tukuyin kung ang sumusunod na larawan ay solid, liquid o gas. Para sa unang bilang, lapis, ito ba ay solid, liquid o gas? Kung ang sagot mo ay solid, tama! Ang lapis ay solid sapagkat ito ay may sariling hugis, kulay, laki at tekstura. Para sa ikalawang bilang, juice. Ito ba ay solid, liquid o gas? Kung ang sagot mo ay liquid, magaling! Ang juice ay liquid sapagkat wala itong sariling hugis. Kinukuha nito ang hugis ng kanyang lalagyan. Para sa ikatlong bilang, ang usok mula sa sasakyan. Ito ba ay solid, liquid o gas? Kung ang sagot mo ay gas, tama! Ang usok mula sa sasakyan ay gas. Para sa ika-apat na bilang, ang hangin mula sa lobo ay solid, liquid o gas? Kung ang sagot mo ay gas, magaling! Ito ay gas sapagkat ang hangin mula sa lobo ay hindi natin nakikita, pero ito ay ating nararamdaman. Para sa ikalimang bilang, ang lalagyan ng tubig. Ito ba ay solid, liquid o gas? Kung ang sagot mo ay solid, tama! Ang lalagyan ng tubig ay solid sapagkat ito ay may sariling hugis, kulay, laki at tekstura. Para sa ika-anim na bilang, ang gatas sa baso. Ito ba ay solid, liquid o gas?
kung ang sagot mo ay liquid, ikaw ay tama, sapagkat ang gatas sa baso ay liquid. Wala itong sariling hugis. Kinukuha nito ang hugis ng kanyang lalagyan. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Agamazing! Tandaan natin na ang lahat ng bagay sa ating paligid ay matter. Ang matter ay may tatlong uri. Ito ay ang solid, liquid, at gas. Lagi niyo sanang isaisip, ang batang makaagham, lalawak ang kaalaman. Sa pag-aaral ng siyensya, tiyak panalo ka. Hanggang sa muli, mga bata. Ako, si Teacher Ethel, ang inyong guro sa agham. Paalam!